Dokumentado ang pangyayari. Isang kotse na illegal daw na nakaparada sa tapat ng isang mall sa Commonwealth Avenue, Quezon City, ang hinarang ng mga MMDA Traffic Constable. Nilapitan ni Traffic Constable Charlie Ramirez ang babaeng driver. Sabi ko, ma'am kako, pwede mo mahiram yung lisensya niyo. Hinakita niya sa akin yung Commissioner Audit ID. Ako, ma'am, di po yan kakakailangan ko yung license po. Pero hindi pa rin daw nagbigay ng lisensya. Sa halip, tumakbo siya bigla, mabilis. Talagang hinabol po namin. Talagang paano siya, pa-X-X siya sa daan eh. Biglang pumasok ang kotse sa loob ng head office ng Commissioner on Audit. Pagbukas ng pinto, nagulat daw ang mga taga-MMDA dahil may kasama palang mga bata ang babae. I was telling her, ma'am, you're putting your children in danger by what you did, right? Her reply? Shut up. Shut up. You do not talk about my children. Ibinigay din ng babae ang kanyang lisensya. Nakilala siyang si Attorney Mara Nadia Elepanyo, naka-assign sa legal department ng COA. Kabilang sa kanyang traffic violation ay reckless driving, illegal parking, at obstruction. Hinihinga mo na lisensya, government ID ang ipapakita as if they are entitled to violate our laws. Ang gagawin ngayon ng MMDA, ipapareview nila sa kanila mga abogado yung nakuhang video para pag-aralan kung ano pa ang legal na hakbang na maaring gawin sa nahuli nilang motorista. Sir! Pinuntahan namin si Attorney Elepanyo pero tumanggi siyang humarap sa amin. Sa pamamagitan ng isa ring taga-COA, ipinarating niya ang kanyang versyon ng istorya. ID raw ang hiningi sa kanya ng taga-MMDA at hindi lisensya, kaya COA ID ang ibinigay niya. Nakiusap daw siya na sa opisina ng COA na lang siya tiketan dahil kailangan niyang ihatid ang mga anak sa daycare center sa loob ng COA. Sa dami ng mga nakapalibot sa kanyang MMDA enforcer, nagpanik daw siya kaya bigla niyang napaandar ang sasakyan. Pero para sa mga MMDA enforcer, malinaw na pamabastos ang ginawa sa kanila. June Veneracion, Nakatutok, 24 Hours.